Napakagandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang misyon ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 259 na po. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapitbisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Itutuloy pa rin po natin sa araw na ito ang mga kwento at mga dokumentadong propesya ni Propeta Isaias. Tara na at basahin na natin ang chapters 22, 23, and 24. Let's go! Ang mensaheng ito ay tungkol sa lambak ng pangitain. Ano ang nangyayari? Bakit kayo umaakyat sa mga bubong? Nagkakagulo at nagsisigawan ng mga tao sa bayan. Ang mga namatay sa inyo ay hindi sa digmaan namatay. Ang lahat ng inyong pinuno ay nagsitakas at nahuli ng walang kalaban-laban. Ang ilan sa inyo ay tumangkang tumakas, pero nahuli pa rin. Hayaan ninyo akong umiyak para sa aking kababayan na namatay. Huwag ninyo akong aliwin, sapagkat itinakda ng Panginoong Diyos na makapangyarihan ang araw na ito ng pagkakagulo, pagtatakbuhan at pagkalito ng mga tao sa lambak ng pangitain. Ang mga pader nito ay nagbabagsakan at sa sigawan ng mga tao ay dinig hanggang sa kabundukan. Sumasalakay ang mga sundalo ng Elam na sakay ng mga kabayo at may mga pana. Ang mga sundalo ng Kir ay sumasalakay din na may mga hawak na kalasag. Pinalibutan nila ang inyong mga lambak na sagana sa ani. At nagtitipon-tipon sila sa mga pintuan ng inyong lungsod. Nakuha na nila ang mga pangproteksyon ng Juda. Kumuha kayo ng mga sandata sa taguan nito. Tiningnan ninyo ang mga paders ng lungsod ni David upang malaman ninyo kung nasaan ang mga sira nito. Nagimbak kayo ng tubig sa imbakan sa ibaba. Tiningnan ninyo ang mga bahay sa Jerusalem at giniba ang ilan para gamitin ang mga bato sa pag-aayos ng nagibang pader ng lungsod. Gumawa kayo ng imbakan ng tubig sa pagitan ng dalawang pader at ito'y pinuno ninyo ng tubig mula sa dating imbakan. Pero hindi ninyo naisip ang Diyos na siyang nagplano nito noong una pa at niloob niya na mangyari ito. Nanawagan sa inyo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan na kayo'y magdalamhati, umiyak, magpakalbo at magsuot ng damit na panluksa bilang tanda ng inyong pagsisisi. Sa halip, nagdiwang kayo at nagsaya. Nagkatay kayo ng mga baka at tupa at nagkainan at nag-inuman. Sabi ninyo, magpakasaya tayo, kumain tayo at uminom dahil baka bukas mamamatay na tayo. Sinabi sa akin ng Panginoong makapangyarihan na hindi niya kayo patatawarin sa kasalanang ito habang kayo'y nabubuhay. Inutusan ako ng Panginoong Diyos na makapangyarihan na puntahan ko si Shibna na katiwala ng palasyo at sabihin sa kanya, sino ka ba para humuhukay sa gilid ng bundok para gumawa ng libingang kasama ng mga bayani? Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin ito? Mag-ingat ka! Kahit na ikaw ay makapangyarihan, huhuliin ka at itatapon ng Panginoon. Bibilugin ka niya na parang bola at itatapon sa maluwang na lupain. Doon ka mamamatay at doon din mawawasak ang mga karwahing ipinagmamalaki mo. Nagdulot ka ng kahihiyan sa iyong amo. Sinabi pa ng Panginoon sa iyo, paalisin kita sa iyong katungkulan. Sa araw na iyon, tatawagin ko ang lingkod kong si Eliakim na anak ni Hilkia. Ipapasuot ko sa kanya ang damit mong pang-opisyal pati ang iyong sinturon at ibibigay ko sa kanya ang kapangyarihan mo. Siya ang magiging pinakaama ng mga taga-Jerusalem at taga-Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pintuan, walang makapagsasara nito. At kapag sinarhan niya, walang makakapagbukas nito. Palalakasin ko siya sa kanyang katungkulan parang matibay na sabitan sa dingding at magbibigay ng karangalan sa kanyang pamilya. At ang buo niyang pamilya at mga kamag-anak ay aasa sa kanya. Para siyang sabitan na pinagsasabitan ng sari-saring maliliit na lalagyan mula sa tasa hanggang sa mga palayok. Sa araw na iyon, kapag marami na ang nakasabit sa kanya, mahuhulog siya at mawawasak ang lahat ng nakasabit sa kanya. Mangyayari nga ito dahil ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito.
Ang mensaheng ito ay tungkol sa Tyre. Umiyak kayong mga pasahero ng mga barko ng Tarshish, sapagkat nawasak na ang inyong daungan sa Tyre. Sinabi na iyon sa inyo ng mga nanggaling sa Cyprus. Tumahimik kayong mga naninirahan sa tabing dagat, pati na kayong mga mangangalakal ng Sidon. Ang inyong mga biyahero na nagpayaman sa inyo ay bumibiyahe sa mga karagatan para bumili at magbenta ng mga ani mula sa Shihor na bahagi ng ilog ng Nilo. At nakikipagkalakalan sa inyo ang mga bansa. Mahiya ka, lungsod ng Sidon. Ikaw na kandungan ng mga taong nakatira sa tabing dagat, itinatakwil ka na ng karagatan. Sinabi niya, wala na akong anak, wala akong inaalaga ang anak, babae man o lalaki. Labis na magdaramdam ang mga taga-Ehipto kapag nabalitaan nila ang nangyari sa Tyre. Umiyak kayo, kayong mga naninirahan sa tabing dagat. Tumawid kayo sa Tarshish. Noon, masaya ang lungkot ng Tyre na itinayo noong unang panahon. Nakaabot ang mga mamamayan nito sa malayong lupain at sinakop nila ang mga lupaing iyon. Pero ano ang nangyari sa kanya ngayon? Sino ang nagplano ng ganito sa Tyre? Ang lungsod na ito ay sumakop ng mga lugar. Ang mararangal na mga ngalakal nito ay tanyag sa buong mundo. Kayong mga taga-Tarshish na malayang dumaan sa Tyre, katulad ng ilog ng Nilo na malayang dumadaloy dahil wala nang pipigil sa inyo. Iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay sa dagat at niyanig niya ang mga kaharian. Iniutos niyang wasakin ang mga kampo ng Phoenicia. Sinabi ng Panginoon, mga mamamayan ng Sidon, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Wasak na kayo. Kahit na tumakas kayo papuntang Cyprus, hindi pa rin kayo magkakaroon ng kapahingaan doon. Tingnan ninyo ang lupain ng mga taga-Babilonia. Nasaan na ang mga mamamayan nito? Sinalakay ito ng Assyria at winasak ang matibay na bahagi nito. Pinabayaan itong diba at naging tirahan ng maiilap na hayop. Umiyak kayo, kayong mga nagbibiyahe sa Tarshish, dahil nawasak na ang lungsod na pinupuntahan ninyo. Ang Tyre ay nakalimutan sa loob ng 70 taon, kasintagal ng buhay ng isang hari. Pero pagkatapos ng panahong iyon, matutulad siya sa isang babaeng bayaran sa awiting ito. Babaeng bayaran, ikaw ay nalimutan na. Kaya kunin mo ang iyong alpa at tugtugin mong mabuti habang nililibot mo ang lungsod. Umawit ka ng umawit para maalala ka. Pagkatapos ng 70 taon, alalahanin ng Panginoon ng Tyre. Pero muling gagawin ng Tyre ang ginawa niya noon, nakatulad ng ginawa ng babaeng bayaran. Gagawa siya ng masama sa lahat ng kaharian ng mundo para magkapera. Pero sa bandang huli, ang kikitain niya ay hindi niya itatabi. Iahandog niya ito sa Panginoon para pambili ng maraming pagkain at magagandang klase ng damit para sa mga naglilingkod sa Panginoon. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Iisa ang sasapitin ng lahat, pariman o mamamayan, amo man o alipin, nagtitindaman o bumibili, nagpapautang man o umuutang. Lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Malalanta ang mga ubas at mauubos ang katas nito. Ang mga nagsasaya ay malulungkot at hindi na maririnig ang magagandang tugtugan ng mga tamburin at alpa. At ang hiyawan ng mga taong nagdiriwang. Mawawala ang awitan sa kanilang pagiinuman at ang inumin ay magiging mapait. Mawawasak ang lungsod at hindi na mapapakinabangan. Sasarahan ang mga pintuan ng bawat bahay para walang makapasok. Sisigaw ang mga tao sa lansangan na naghahanap ng alak.
ang kanilang kaligayahan ay papalitan ng kalungkutan. Wala nang kasayahan ang mundo. Ang lungsod ay mananatiling wasak, pati ang pintuan nito. Iilan na lamang ang natirang tao sa lahat ng bansa sa mundo, tulad ng ulibo o ubas pagkatapos ng pitasan. Ang mga matitirang tao ay sisigaw sa kaligayahan. Ang mga nasa kanluran ay magpapahayag tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nararapat ding purihin ng mga tao sa silangan at ng mga lugar na malapit sa dagat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Maririnig ang awitan kahit sa ang dako ng mundo, purihin ang matuwid na Diyos. Pero nakakaawa ako, ako'y nanghihina sapagkat patuloy ang pagtataksil ng mga taong taksil. Kayong mga mamamayan ng mga bansa sa buong mundo, naghihintay sa inyo ang takot, hukay at bitag. Ang tumatakas dahil sa takot ay mahuhulog sa hukay at mabibihag ang mga lumalabas dito. Uulan ang malakas at mayayanig ang pundasyon ng lupa. Bibitak ang lupa at mabibiyak at magpapasuray-suray ito na parang lasing at parang kubong gumagalaw-galaw sa ihip ng hangin. Ang lupa ay mabibigatan dahil sa kasalanan at mawawasak ito at hindi na muling makakabangon. Sa araw na iyon, parurusahan ng Panginoon ang mga makapangyarihang nilalang sa langit, pati ang mga hari rito sa mundo. Sama-sama silang ihuhulog sa hukay na katulad ng mga bilanggo. Ikukulong sila at saka parurusahan. Magdidilim ang araw at ang buwan dahil maghahari ang Panginoong makapangyarihan sa bundok ng Zion sa Jerusalem. At doon mahahayag ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga tagapamahala ng kanyang mga mamamayan. Patuloy pa rin po nating basahin ang sulat ni Pablo sa Galatia. Tara na at basahin na po natin ang katuloy ng binasa natin kahapon sa chapter 2, ang verses 17 hanggang sa chapter 3, verse 9. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko man ang pagsunod sa kautusan, iniwan ko na. Ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang kautusan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Ano ba naman kayong mga taga-Galatia? Hindi ba kayo nakakaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilingnang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinapangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumasampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanal sa pamamagitan ng sarili ninyong pagsisikap? Wala na bang halaga sa inyo ang naranasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang espiritu at sa pamamagitan niya ay gumawa kayo ng mga himala? Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumasampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Tingnan niyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumasampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Malinaw na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi-Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito'y ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham.
Nakarating na naman po tayo sa pagwawakas ng episode na ito at babasahin na muli natin ang katunay ng kawikaan. Nasa chapter 23 pa rin po tayo. At ngayon naman, ang babasahin natin ay ang verses 15 and 16. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Muli na naman po natin natapos ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating makapangyarihang Diyos, nandito muli ako bukas at sana'y magkikita muli tayo. Bye!